Claudia Barreto umiwas sa mga tanong tungkol sa kanyang pamilya. Bilang bagong artista sa ilalim ng Viva Artist Management, nagpaunlak ng interview si Claudia sa ilang miyembro ng press. Sinabi ng dalaga na honest siya sa pagsagot ng mga katanungan, ngunit isang topic ang very private para sa kanya at yun ang kanyang pamilya. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Sa ginanap na virtual press con ng Viva para kay Claudia Barreto nung winelcome siya ng kumpanya last Wednesday, January 20, ay pinakita ng dalaga ang pagiging straightforward niya sa pagsagot sa ilang mga tanong ng entertainment press. Kumbaga, taglay din ni Claudia ang tatak ng pagiging Barreto na very honest and frank. "I don't know if you would consider it unique, but what I pride myself in is my honesty," sabi ni Claudia. "I think that it's easier for me to converse with other people because I'm just being honest, so I can't go wrong with being honest, and that's how I feel as an artist as well. As long as I'm being honest, I won't really be making mistakes because that's what's real, my honesty," dugtong niya. Very polite din sinagot ni Claudia ang tanong kung may advice bang ibinibigay sa kanya ang amang si Dennis Padilla na contract star din ng Viva sa pagpasok niya sa showbiz by saying na mas okay daw na tungkol sa ibang bagay na lang ang itanong sa kanya. Katwida ni Claudia, "For me, there are a lot of things that people have not come to be aware of yet, especially when it comes to familial relationships. And for me, I'm naturally a very private person, but especially when it comes to family because I'm very protective, not only my peace but also my family's. I would love to answer if you have any other question to me, I would love to answer." Nagkaroon ng cameo role si Claudia sa Thai hit movie na Friendzone noong 2019. Gumanap siya dito bilang Pinay singer. The project was I was also playing a singer, so my little cameo in the film was me singing, so it wasn't so much acting. It was such a good experience. To be recognized anywhere other than the Philippines is an honor. To be on the short list of artists that they wanted to be a part of the film, it's an honor. It was a very cool experience because we shot a music video, we recorded the song, and we filmed my cameo in 10 hours, like in one day. So it was a very good and very cool experience for me, kwento ng dalaga. Pero nilinaw ni Claudia na ang paglabas niya sa Friendzone noon ay hindi nangangahulugan na magiging priority niya ang pag-arte sa Viva. Samantala, kabado si Claudia sa pagpirma niya ng kontrata sa Viva at sa bagong chapter ng kanyang career bilang singer. "I feel some kind of nervousness, but it's more of the excitement because I feel very motivated and very supported and just ready to really put in the work and achieve the dreams and the goals that I've set for myself." Sambit ng bagong Viva artist. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.